dumating na yung head ng ating matrix, mga katropa. Ipinit ko na yung camshaft. Ito yung original cap niya, yung dito kasama sa head. Tapos ito yung lumang camshaft natin ngayon. Ipinit ko, mga katropa. Tinulok natin ng 10 Newton meter yung mga bolt. So mahigpit, mga katropa, papakita ko sa inyo. Ayan, mahigpit yung ikot, umiikot siya pero mahigpit, hindi siya swabe, mga katropa. So po, pwede ba natin ikabit yung ganyan? So pagka mahigpit na ganyan, hindi natin pwede ikabit. Unang-unang masisira dyan si timing belt, mababatak, mga katropa. Ayan, mabilis masira si timing belt. May posibilidad pa na maputol yung timing belt pag ganito kahigpit yan, mga katropa. Itong isa, hindi ko maikot. Ayan. So yung gagawin ko, mga katropa, paano kung hindi ko na ipinit na ganyan, na ikinabit na lang natin ang diretso, diba? Tapos yun nga, inilagay na natin yung SLA, tapos tinork natin, tapos kinabit na natin ang diretso. Hindi na natin kinik ng ganyan. Siyempre, kapag mayroon ng SLA yan, hindi na natin maiikot ang kamay yan, mga katropa. So kaya ginagawa ko yung ganyan procedure para ma-check ko yung ikot ng camshaft kung smooth ba pagka-tork ng ating cap, mga katropa. Kagaya nito, mahigpit. Hindi natin pwedeng ikabit tong ganito, mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manapat. The Mechanic TV. So good morning, mga katropa. Videos for today natin, mga katropa, kasi kasuhin natin si Matrix, mga katropa. Yung problema niyang pagpinit natin, ayaw umikot. So yung gagawin natin, mga katropa, ayan, pagka ganyan, okay, oh. Ganyan sana lahat, mga katropa. Swabing-swabing, yan, oh. Oh. So yung gagawin ko na lang muna, mga katropa, hindi muna natin ipapadala sa machine shop. Tayo muna yung gagawa. Tayo muna yung titira. At hindi muna natin, kung maghihintay ako ng manggagaling ng sagot galing sa supplier or kung ano man, habang hinihintay ko, gagawin ko muna yung pwedeng gawin, mga katropa. Yung gagawin natin, ayan, tatanggalin muna natin to. Andali lang, ayun na lang. Ayan. Yung gagawin ko, mga katropa, pagdating sa camshaft, ayan, napapansin nyo itong ano na niya na to. Ayan, mga ganyan. So, lilihain ko muna ng pinong, mga katropa. Lilihain muna natin ng pinong liha, yung ayan, 400. Yung ating gagamitin na liha, try muna natin lihain ng konti-konti lang, mga katropa. Tapos ipipit natin para malaman natin kung mayroon bang pagbabago yung ating camshaft. Pag mayroong pagbabago at umikot man lang mga ganyan man lang yung ikot niya, mga katropa. Yan, kahit mga ganyan man lang, yung hindi siya pigil, pwede na yun, mga katropa. Kasi sa maghihintay tayo ng sagot nila, ang tagal. So mapipending yung unit. Nadadagdagan yung trabaho natin, mga katropa. Kaya tayo muna yung kikilos at gagawa natin ng paraan. Pwede naman mga gawa ng paraan, kaya lang syempre mas maganda na yung imbang salpak na lang tayo, na salpak, hindi tayo nahihirapan ba, diba? Ayan. Okay naman din yung mahirapan, kaya lang wag naman yung sobrang hirap, mga katropa. Sa dami ng ginagawa natin, lahat ba tayo yung gagawa. So ito nga pala, nalinis na natin yan. At nihintay na lang natin si head para isalpak yung ating head dito. So pagka nag okay na to, pag nag smooth na siya kahit konti, mga katropa, pagkatapos nating pinuhin tong pinaka ano na to, journal, so pwede na natin siyang isalpak, mga katropa. So yun muna yung gagawin natin. Ililihain ko muna, tapos ipipit, tapos pag okay na, saan na natin sasalpak, mga katropa. Mga katropa, after natin maliha kahit papano, medyo kuminis-kinis naman yung ating journal dito, mga katropa. Ayan. So ngayon, itatry natin ngayon, ipit ngayon dito, mga katropa. Sana umubra na siya. Sa sobrang sakit pa naman ng kamay pagliliha, mga katropa. Ayan. Hindi ko na pinadala sa machine shop, niliha na lang natin. Kumbaga, parang magliha ka ng crankshaft journal, tsaka yung connecting rod journal. Ganun yung pagliliha, mga katropa, na ginawa natin dyan. Kahit matagal, pinagtiyagaan natin para lang hindi na natin ipadala sa machine shop at para wala nang bayaran si customer, mga katropa.
sinabay na lang natin sa labor ng ano yan. Ngayon, pipit natin mga katropa. So, ilagay na natin. Tapos ipipit natin. Ayan. So, siyempre, huwag na kalimutan lagyan ng langis kasi nga ipipit natin mga katropa. Hindi naman natin susukatin. Sana umubra na para matapos na to. At wala nang waiting. Ayan. So, ikakabit ko muna yung cap mga katropa. Nakakabit tayo yung cup mga katropa. So yung gagawin natin dyan, by hand lang yung pagtete natin dyan para hindi tayo sumubra sa ano, para malaman natin kung kakapit pa ba o hindi na mga katropa yung ating camshaft. Kung maikot na ba natin ng kahit papa, kahit yung meron naman lang konting smooth man lang, okay na yun. So pipit ko muna mga katropa. After natin matighten ng byhan mga katropa, so ito, hindi pa natin tinotork yan mga katropa. So yan, medyo maganda yung ikot mga katropa kasi hindi pa natin tinotork eh. Sana ganyan, kahit ganyan lang mga katropa, okay na yan. Yan, kahit ganyan lang. Tingnan natin dito. Yan o. Kahit ganyan lang, okay na yan mga katropa. Huwag lang yung sobrang higpit na pag inikot mo rito, talagang pupersahin mo pa bago mo maikot. Yan o. Mipekto yata yung pagliha natin mga katropa. So ngayon tutork natin mga katropa, 10 Nm, 10 Nm tayo. Unang torque, check natin. Uy, umiikot. Ang alawang torque, check natin. Uy, umiikot pa rin. Sa isa-isang ganito, abang iniisa-isa nyo yung tinotork mga katropa, tapos iniikot nyo, doon nyo malalaman kung sino yung kakapit, kung ito ba yung kakapit, ito ba. Kasi ito yung unang torque natin. Kung dito palang kumapit na, ibig sabihin na dito yung problema. Kanina, chinek natin, umiikot naman. Chinek natin dito, umiikot naman. Ito yung huli natin tinork. Ayun, check natin, umiikot naman mga katropa. Check natin dito ulit. Dito. Dudyan pa lang sa ganyang procedure, malalaman nyo na kung saan yung kapit. Okay, walang problema, pwede yan. Ito sa likod. Ayan. Ayan, check natin ulit. Uy, maganda. Walang sabit. Dito sa harap. Ayan. Yun, nakompleto na natin yung torque. Ibig sabihin, walang sumabit na mga katropa, nakuha sa liha. Ayan. So okay na to. Okay na tong gantong ikot. Ayan. Dito naman tayo sa kabila, tignan natin. First torque. Ayan. Okay. Second torque. Ayan, ikutin uli natin. Okay pa rin. Bakit ito yung liha natin mga katropa, kahit masakit sa kamay. Ayan. Okay pa rin. Ito tayo. Okay pa rin. Hindi pa yata natok. Natok na ba natin ito? Natok na natin. Last. Yun. Yun, maganda naman yung ikot mo. Pwede na itong gantong ikot mga katropa. Ayan o. Ayan, diba nung una kung nakita nyo yung video natin, kapit mga katropa, matigas ganyan. Ganyan kung umikot yung ano, yung una. Ayan. So nakuha naman ta liha-liha lang. Pinagtsagaan natin pinuhin yung journal. So okay naman. Yan na natin papadala sa machine shop. Tayo na lang yung gumawa mga katropa. Yan. So yung mangyayari dyan, babaklasin ulit. Tapos siset na natin si head dito sa ating block mga katropa. Yun, after natin ma-fittings na okay na yung ikot ng ating camshaft, pwede na natin isalpak yung ating head mga katropa. Heto, naka-set na nga yung ating head mga katropa. Yan, nakakabit na yung intake manifold para isang sampahan lang yan dito sa ating block, naka-ready na rin.
Tapos yung ating head gasket, metal. Metal plates. At pininturahan natin ng copper gasket. Gasket, mga katropa. Okay. Sprayan natin ng copper spray a gasket. So ngayon, pwede na nating isalpak yan. Ayan. Spray na natin. Pakla natin dito sa ating block. Ayan. So nakasalpak na siya. Pwede na natin ilagay si head, mga katropa. After natin maisalpak si cylinder head, mga katropa, so nailagay ko na rin yung mga head bolt. And then naipit ko na rin ng by hand lang, mga katropa, yung mga head bolt. Ayan. Tapos itotok natin siya, mga katropa, by procedure, mga katropa. Itotok muna natin siya ng 20 Newton meter. Next, 40 Newton meter. Next, ilulus natin siya, totally lus, mga katropa. Huluwagan natin ulit. Tinuloy, mga katropa, ng 20. Natin ng 35. Go check. Next natin ay degree. Nag-upo sa tayo rito sa area na to. Sa likod dito, dadalhin natin dito. Sa area na ito, 90 degree.
tropa. Tapos natin yung setup yung torque. So yung torque nga naman is sumunod natin sa procedure. First 20 plus 20 at 20 plus 40, tapos luwagan natin ulit, tapos 35 plus 1 and plus 90 degree. So yun lang yung torque ngayon mga katropa, basic na basic. Yun na, ilagay na natin mga katropa yung ating SLA. Sa SLA naman mga katropa, ulitin ko lang, wala naman tayong kahit magkapalit lang yung intake at exhaust, wala naman problema dyan mga katropa. Hindi kagaya ng mga piso-piso o bag tapet mga katropa ng Toyota. Hindi pwede magkapalit yun kasi merong SIM yun. Merong sukat sa exhaust, merong sukat sa intake mga katropa. Kaya hindi pwede magkapalit. Kung nagkapalit, iingay. Hindi kagaya ng SLA, kahit magkapalit yan, kahit anong unit pa yan. BMW, Toyota, Honda, Hyundai, Mazda, kahit magkapalit pa sa SLA, walang problema mga tropa. So, kapit natin yung camshaft mga tropa. Kung mga tropa, yun yung timing niya. Meron naman siyang dot, hindi naman kayo malilito. Yeah. Sa intake tsaka sa exhaust camshaft. So hindi na natin siya mailalapat ng maayos. Kaya sinabi ko meron na siyang SLA, so nakalaban na yan. Kaya yan lang natin ganyan. Tapos kapit natin yung camshaft cup. Ayun mga katropa, na-i-tok na natin eh. So yan, hindi ipot naman siya. Siyempre, kaya na sinabi ko, hindi na natin maiipot ng kamay yan kasi nga meron ng SLA. So yan lang mga katropa, yung pag-setting dyan sa ating cylinder head. So ikakabit na lang natin nasa paligid yan.